Mga pagsubok na pwede mangyari sa isang bagong Muslim. So una sa lahat, innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusana wa min sayyati a'malina may yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang aking sinabi, mga kapatid, malapit sa kahulugan na Tagalog, lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng buong sanlibutan. At sino man gabayan ng Allah, wala makakapagligaw sa Kanya. At sino man iligaw ng pabayaan ng Allah na maligaw, wala makakapaggabay sa Kanya. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin, maliban lang sa isang Diyos ang Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. At ang kapayapaan ay masa inyo. Ngayon sa video na ito ay tatalakayin natin tungkol sa mga maaaring maging pagsubok sa mga bagong mga Muslims. Depende kung anong pagsubok na ibibigay ng Allah sa kanya. Kasi noon pa marami nagme-message sa akin sa FB page ko about sa mga nakakamit niya ng mga pagsubok na mula sa mga kamag-anak nila o mga nagagalit sa kamag-anak nila dahil nag-Muslim sila o sa mga kaibigan. So ano ba dapat malaman ng isang bagong Muslim tungkol dito? Tulad yung kailan lang may nag-message sa akin sa Imo, may napansin ako na ang haba ng kanyang message at sinasabi nga niya may problema siya sa pamilya. Bali, hindi po kayo nag-iisa sa sitwasyon nyo. Maraming daan-daan na Muslim sa buong mundo na ganyan din ang pinagdadaanan sa inyo. Kahit mismo ako din, dahil sa pamilya namin, sa father side ko ay puro mga Muslims, pero sa mother side ko sa Pilipinas ay kalahati din mga Muslims, kalahati hindi. So tatlong religion sa family. Merong Kristiyano mula sa lola ko dito sa Pilipinas, at Muslim dahil sa tatay ko, at Hudyo dahil sa lolo ko, sa nanay. So galing sa Switzerland, so tatlo ang reliyon sa loob ng pamilya namin. Kaya naalala ko noon pag kumakain kami, minsan hiwalay din kasi may baboy sa kanila o whatever, respeto lang sa isa't isa. Pero dito minsan may matatanggap tayong mga talagang pagsubok pag pumasok ka ng Islam. Pag ang isang tao, desidido ka talaga, taos puso mo talaga na tinatanggap ang Islam, ang pagsuko sa Diyos na walang dapat sambahin maliban na sa Kanya, walang idol, walang imahe, walang ibulto, walang kahoy, walang bato, walang santo, walang anuman, siya lang ang dapat mong sambahin na nag-iisang, tunay na iisang Diyos sa langit na wala pa nakita sa Kanya, ang may pangyarihan ng lahat at may hawak ng lahat, pati buhay at kamatayan, hangin, tubig, pagkain, lahat, mula sa Kanyang pahintulod at kapangyarihan. At sumasaksi ka na si Muhammad ay huling sugo pagkatapos dumating si Jesus, ay siya ang huling propeta na si Prophet Muhammad at huling mensahero ng Allah. At ngayon, ito ay talagang taos puso sa iyo at pumasok ka sa Islam, yumakap ka. Ngayon ikaw ay isang balik Islam. May darating na pagsubok sa iyo. Siyempre, titignan din ang Diyos kung ikaw ay totoo ba na pumasok sa kanyang relihiyon, pumasok sa pagsuko sa kanya. Hindi lang ikaw din ang nakakaranas niyan, lahat ng mga Muslims, kahit pinanganak na siyang mula sa Muslim na pamilya, na sinasabing born Muslim, lahat tayo nakakadaan sa ganyang pagsubok. At mismo mga tao noon panahon, mga propeta din noon panahon, ay lahat dumadaan sa pagsubok. Hanapan mo ako ng kwento, ito, yung story of the prophet. Lahat yan, halos makikita mo, lahat sila may pinagdaanan ng mga pagsubok. Si Prophet Abraham, si Prophet Adam pa nga, yung tatay natin eh, dumaan din sa pagsubok sa pagtukso niya yung Satanas sa kanya, nakainin yung prutas na kaya sila nadala dito sa mundo, sumuway sila sa utos ng Diyos. Lahat dumadaan sa pagsubok. Si Propeta Noah, si Abraham ay ang tatay niya mismo ang gumagawa ng idolo, naggagawa ng mga santo. So, mismo tatay niya ay hindi Muslim. Si Propeta Noah, ang anak niya at ang asawa niya, hindi nakikinig sa kanya. Hindi naniwala, hindi naging Muslim. Si Prophet Moses, halos lahat ng children of Israel, nung mga kasama niya, puro pasaway. Sa kanyang paglalakbay na ilabas sila sa Ehipto. So, si Prophet David, si Prophet Solomon, si Prophet Jesus, pagdating niya, anong ginagawa ng mga tao sa kanya? Kakaunti lang ang naniniwala yung time niya. At ang dami mga, sa mga Romano, sa mga pare na Hudyo na hindi siya tinatanggap bilang Mesaya, propeta na pinadala sa bayan ng Israel. So, pati si Prophet Muhammad, yung pinadala siya, peace be upon him, ay ang dami din nilang pagsubok. Halos 13 years sila sa Makkah na binoykat, wala silang makain, pinagbawal ang mga Muslim bentahan ng pagkain. Basahin mo yung story ng mga
na unang Muslim sa atin, yung mga kasamahan ng propeta, para maisip mo din na may mas malala pa sa sitwasyon mo noon, na may mga taong dumaan sa matinding pagsubok, sitwasyon kesa sa atin sa pinagdadaanan natin ngayon. Or kung katumbas man ang dinadaanan din nila, at least malaman mo na hindi ka nag-iisa. May mga nauna sa atin na ganyan din ang naging pagsubok. Mismong tatay nila, nanay nila, kapatid nila ay against sa kanila sa pagpasok nila sa Islam. Pinapatay sila. Si Bilal, isa sa kilalang na isang alipin na mula sa Africa, na ang kanyang amo, nilagay siya sa labas sa palengke, nilagyan ng bato sa kanyang dibdib para lang sabihin na maniwala sa mga Diyos-Diyosan at huwag maniwala sa isang Diyos. So lahat sila may pinagdaanan na matinding pagsubok. So ngayon, pag pumasok din tayo sa Islam, hindi lang basta-basta na ganun na wala ka ng parang pagsubok na darating. Ang Diyos ay titignan niya kung talagang sincere ka sa pagpasok mo sa Islam. Kung gaano ka katatag, di ba minsan ang pulis o ang sundalo, bago yan makakuha ng mataas na rangko, kailangan mo dumaan sa mga training. Kailangan mo dumaan sa camp, mag-training. Mag-train yung katawan mo, matrain yung skills mo, para sa napasa ka, dadaling ka sa next level. The more na tumataas ang level mo, the more din na tumataas ang pagsubok sa'yo. So mabigat, minsan, lahat tayo nakakaranas yan. Minsan give up na tayo, hindi na natin kaya, nag-Muslim lang tayo, nawala na tayo ng kaibigan, ayaw na sa atin ng mga kaibigan natin noon, iniiwasan na tayo ng mga ibang kaibigan natin, mga pamilya natin, nagagalit sa atin, ano daw ginawa natin, pumasok daw tayo sa relihiyon ng terrorist, yung mga kaibigan mo, iniinsulto ka na masyado ka daw maka-Diyos, dasal daw ng dasal, over na daw, maka-Lord na masyado. Hindi na naiintindihan na kailangan mo talaga magdasal. Hindi ibig sabihin maka-Diyos ka pag nagdadasal ka 5 beses sa isang araw. Ito ay sadyang requirements ng isang Muslim. Hindi ibig sabihin pag nagdasal ka o para sa kanila kasi, nako, maka-Lord ka na, akit ka na ng langit yan. Baka kunin ka na yung Lord, masyadong dasal ng dasal, religyoso masyado. So, para sa kanila kasi, kailangan lang nila ang Diyos kapag binigyan na sila ng pagsubok ng sakuna, kalamidad, bagyo, lindol, nasira ang bahay nila, wala na silang makain, o itong sakit na baryo. Saka lang sila babalik sa Diyos, maniniwala sa Diyos, o magbabalik loob, o maaalala ang Diyos. Kapag dumating sa kanila ang ganitong pagsubok, tayo mga Muslim, hindi natin inaalala ang Diyos sa panahon lang ng mga ganitong bagay na pagsubok. Kahit maginhawa ang buhay natin na binigay niya, lagi tayo nagpapasalamat, alhamdulillah, all praise to Allah. Nagpapasalamat tayo, inaalala natin siya kahit sa maginhawa natin na sitwasyon. Hindi tulad tayo ng mga hindi na nananampalataya, itong mga klaseng tao na ignorante, na sakalang nila kailangan ng Diyos kapag may dumating sa kanila na pagsubok. Sakalang nila maalala ang Lord na, oh Lord, give up na ako, ang bigat nito. Pero yun na sa maginhawa sila ng sitwasyon, pipintasan nila yung mga taong malapit sa Diyos. Huwag ka na grabe ka na magdasal 5 beses. Masyado ka na maka-Lord. Puro ka ng turo ng religion. Puro ka post ng post about sa religion sa FB mo. Yan ang mga din natatanggap ko minsan sa page ko. Dahil kilala ko influencer, vlogger. Hindi ko alam kung ano inaasahan ng mga itong tao na mga hindi nakakaunawa. Hindi ko alam kung ano inaasahan din nila sa akin. Ano ako, vlogger na nonsense, ligaw, gawa na ako ng mga kalokohan dito bilang half-Arabo na hindi na din ako magtitino sa aking religion. Yun yata ang inaasahan nila sa aking page, sa aking YouTube. Pero wala akong pakialam sa mga ganitong tao. Dahil ako, hindi ko sila katulad na kailangan ko lang ang Diyos kapag dumating ang mga sakuna. Ganun tayo. So hindi tayo nag-iisa, pati ako mismo, may natatanggap din kami mga problema mula sa family. Minsan kahit hindi ka naman nangiistorbo sa kanilang pananampalataya o hindi mo naman sila pinapakialaman, minsan sila pa yung mangingialam sa'yo, di ba? Sila pa yung babayaran ka para lang magkisyano ka. Alam ko yan, totoo yan, may mga ganyan sa pamilya namin na pati mga kapatid ko unti-unting gustong ikisyano, binabayaran o whatsoever. Sasabihin, hindi pinipilit, choice lang daw yun kung gusto o hindi. Pero bakit niya pinapakialaman? Nung alam na yung isang bata ay Muslim, tapos ipipitch pa niya na mag-convert sa ibang religion o sa kanyang pananampalataya, nasaan doon yung respeto? Kami, lumaki kami, hindi nangingialam sa ibang religion. Lakum dinukum walya din, sabi sa Quran. Sa inyo ang inyong religion, sa amin ang aming religion. La ikraha fid din, walang sapilitan sa religion. Ang Islam hindi kumalat ng espada o pinilit ang mga tao mag-convert.
Hindi katulad ng ibang religion yung pumunta sa Pinas. Espada ang hinarap sa mga ninuno natin para lang mag-convert. So sa video na ito, asahan na ng mga bagong Muslim na may darating na pagsubok sa ipagpasok mo sa Islam. Whether maging kaaway mo ang pamilya mo, binanggit na yan sa Quran na sa mga pamilya mo, ay magiging kaaway mo talaga sila. Pero hindi ibig sabihin na awayin natin dahil tignan natin yung sample ni Prophet Ibrahim, yung pinuntahan niya yung tatay niya, sabi niya, o ama, tigilan mo yung sa paggawa ng rebulto, hindi ka mabibigyan ng benepisyo, hindi nga maririnig ang iyong panalangin. Tapos inulit-ulit niya, o ama, na ako'y kinakabahan sa iyo sa kabilang buhay na makabilang ka sa mga taong naligaw. So nagalit pa ang tatay niya, kung hindi ka titigil, babatuhin na kita. Kaya pinalayas siya ng tatay niya. Yung mga ganun, kita mo kung paano pa rin niya kausapin. Huwag natin ipakita yung parang bad side na kalabanin pa natin sila. Baka maging sanhi na hindi din nila tanggapin ang Islam lalo. Pero kung ipakita mo lang ang good na baliwala lang, hindi mo, sabi nga Imam Shafi, it doesn't befit the lion to answer a dog. Hindi nakakapagbigay ng benepisyo sa isang leon na sagutin ang aso. So, babayaan mo lang sila tahol ng tahol at malay mo, sa pagiging tahimik natin at panay pakita lang natin ng mabuti, ay sila din ang kusang matatouch at papasok sa Islam. Mismo si Prophet Muhammad, ang mga kalaban din niya, ang mga sarili niyang uncle, pinapahinto siya sa pagpipreach. Tama na yan, paniniwala mo na iisa lang ang Diyos. Mga Arabo sila yung panahon na yun, sabi nila sa propeta, naniniwala din naman kami sa Allah. Pero wag mo din i-reject yung mga santo namin. Wag mo sabihin na hindi din itong mga Diyos. Ito daw, yung mga santo daw nila, tinuturo nila sa Makka kasi sa Kaaba, ay halos 360 na santo, mga idols andyan, mga rebulto. At dinadasalan din to ng mga Arabo noon dito. Pero naniniwala pa rin sila sa Allah. Sabi nila, ang Allah ang pinaka, yung Diyos talaga. Pero ito din mga to, ay Diyos din, na ito daw yung connection nila para sa Allah. So mali, tinuturo ni Prophet Muhammad, walang mga rebulto ganyan, iisa lang ang Diyos. Sumamba lang sa kanya, tulad ng turo ni Noah, turo ni Moses, turo ni Jesus, na worship only one God alone. So asahan na natin yung mga pagsubok dahil ito ay reward din para sa'yo. Alam mo, bawat pati hiwa lang ng kamay, ayun ay may reward ka doon, yun ay pagbabawas ng kasalanan. So lahat ng dumarating sa buhay mo, yun ay pagbabawas ng kasalanan or reward din the same time para sa'yo. Reward sa'yo sa kabilang buhay na may matatanggap ka at bawas din ng kasalanan dahil dito pa lang sa mundo ay pinapabayad ka na ng Diyos bago tayo pumunta sa kabilang buhay para wala na tayong masyadong babayaran doon na kasalanan na which is mas malaking parusa doon kaysa dito sa mundo. So sana itong video ay nakatulong sa mga bagong Muslim na may mga iba na sabi, nag-Muslim lang ako, parang minalas ako ha. Mayroon akong ikukwento sa'yo, isang story ng isang kaklase ko, napakagandang kwento. Tignan mo kung gaano siya katibay sa kanyang religion. Yung nag-Muslim siya dito sa Saudi, ayaw din niya yung time na yun eh. Maling nagtatrabaho siya sa isang parang gumagawa ng mga gamot. Ngayon pumunta siya sa Pinas, Muslim na siya. Nagulat yung asawa niya, nagalit. Hindi siya pinapansin yung time na yun. Iniiwasan na siya, kulang na lang mag-divorce sila, pero hindi niya kinawa. At may nawalan siya ng trabaho yung time na yun. May inapplyan siya na medyo palpak. Tapos nasunugan pa sila ng bahay. Tapos ninakawan pa sila. Bali sunod-sunod ang puro malas na nangyari sa buhay niya. Hanggat sasabi pa ng asawa niya, alam mo, napansin ko lang simula nag-Muslim ka, puro na kamalasan na nangyari sa buhay natin. Nasunugan na tayo ng bahay, nanakawan na tayo ng mga gamit at pera natin, na walang ka pa ng trabaho, nakulong ka pa sa kasi nag-abroad siya sa bandang Asia lang, na which is may palpak, naging TNT ang labas niya doon, nakulong pa siya. So ang dami talagang malas na nangyari sa kanya, pero naging matindi ang kapit niya pa rin sa relihiyon na to, hindi niya sinisi. Nagtimpi siya hanggang sa may dumating na magandang biyaya sa kanya, na nakabalik siya dito sa Saudi, nagkaroon ng mataas na tarbaho at maganda. At pati yung asawa niya ngayon, hindi ko lang alam kung nag-Muslim din, pero sumunod din alhamdulillah yung mga pamilya niya. At ngayon walang masabi yung asawa niya na about sa malas na nangyari sa kanya dahil sa pagmumuslim niya. Dahil ngayon sa pagmumuslim pa nga niya, nagumanda pa yung trabaho niya ngayon, nakapunta siya dito, nakabalik. At kabilang pa siya sa mga Muslim dito na nakapunta sa Makkah. So ang dami niyang pagsubok pero hindi niya binitawan ang Islam at sinisi ito, na ito siguro ang dahilan kaya ako minamalas. Yun ang gusto ko i-share dito, na asahan niyo may mangyayari sa pamilya niyo, asahan niyo mahirapan kayo maghanap ng trabaho sa mga Kristiyano na lugar, asahan niyo iiwasan na kayo ng mga kaibigan niyo na mga dating umiinom ng alak na hindi na kayo mayaya.
Nasa discard yan kung paano pa rin sila. Kung tunay silang kaibigan mo, ay kaibigan ka pa rin nila kahit hindi ka na kumakain ng baboy o umiinom ng alak. Yun ang tunay na kaibigan mo. So, ang hanapin mong kaibigan ay yung pag nakita mo sila, naaalala mo ang Diyos. Yun lang sa Islam. Marami pa tayong kailangan matutunan dyan. So, inshallah, kung mayroon pang kulang sa video dito sa sinabi ko, ay i-comment nyo na lang at sasagutin natin sa mga ibang videos, inshallah, yung mga katanungan nyo. So, maraming salamat at i-share nyo to sa mga kilala yung kaibigan yung na nahihirapan dahil sa pagiging bagong Muslim niya. Okay? So, marami pong salamat. Jazakallah khair. At naway maging manatili tayo sa tamang relihiyon na ito. At bantayan tayo ng Allah na hindi tayo maligaw. At bigyan pa tayo ng malaking pag-unawa at kaalaman sa Islam. Maasalam.